po ang ating pong pag-uusapan ay about po ng topic na ang title po na ipinalagay ko dito ay Transforming Vision to Reality. Transforming Vision to Reality. Actually, marami po sa atin ang nag-iisip na tayo ay talagang Christians, no? It's either mababaw lang yung pagkaunawa natin ng ating pagka-Christian, pero lahat po sa atin na particularly siguro sa mga nakikinig dito sa umagang ito ay nag-iisip talaga na siya ay Kristiyano at mayroon siyang vision na later on siya ay makasama ng Panginoon at siya ay nandoon sa langit at natatransform yung kanyang lives, yung kanyang life, no? So sa umaga po ito ay gusto ko pong ibigay ang topic na to na Transforming Vision to Reality. So dapat yung ating vision at yung mga ibinigay din na vision ng Panginoon sa atin ay matatransform natin sa ating real life, makuha natin ito talaga sa ating buhay na ito talaga ay ako at ako ay papunta doon sa ibinibigay ng Panginoon. So ang ating pong verses sa umagang ito ay although tatlo ito kasi mayroon tayong dapat foundation, mayroon tayong the way, and that mayroon tayong vision. So ang una po ay Ezekiel 36:22-32. Ezekiel 36:22-32. Yun po ang ating babasahin. Pero take note din po sa Ephesians chapter 2:11-13. That is our foundation. And the Matthew 7:13-22, yun yung parang paraan kung maano natin ma-achieve yung ating vision. So, ulitin ko po, ang ating pong topic sa umagang ito ay Transforming Vision into Reality, na tayong mga Kristiyano ay nag-iisip talaga na tayo Christian, tayo may mapupuntahan, makasama natin ng Diyos, ngunit ito ba talaga ay nare-realize natin sa ating puso't isipan? So, ang kailangan po natin ay una-una, ano ba yung vision or na pinramis ng Panginoon sa atin? Pangalawa, ay gusto ko pong talakayin ulit yung foundation natin, no? Although palagi nating iniisip itong sinasabi ito, sinisermon itong foundation to, but bigyan lang natin ng konting parang rundown lang, but we will concentrate on the strategy or how we will use it, how we will do it to achieve our topic for today, Transforming Vision to Reality. So kung kayo po ay nasa Ezekiel na, ang Ezekiel po ay nasa po sa Old Testament yan, nandun yan sa Major Prophet, gusto ko rin buksan nyo yan kasi bihira lang natin binabasa ang Old Testament, kaya although mayroon tayong 3 sub-verses, mga verses dito, ang gusto kong basahin ay Ezekiel 36:22-32. So ito po ang nakasulat sa Ezekiel 36:22-32. This is a New King James Version. Therefore say to the house of Israel, thus says the Lord God, I do not do this for your sake, O house of Israel, but for my holy name's sake, which you have profaned among the nations wherever you went. And I will sanctify my great name, which has been profaned among the nations, which you have profaned in their midst. And the nations shall know that I am the Lord, says the Lord God. When I am hallowed in you before their eyes, for I will take you from among the nations, gather you out of all countries, and bring you into your own land, then I will sprinkle clean water on you, and you shall be clean. I will cleanse you from all your filthiness and from all your idols. I will give you a new heart and put a new spirit within you. I will take the heart of stone out of your flesh and give you a heart of flesh. I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes, and you will keep my judgment and do them. Then you shall dwell in the land that I gave to your fathers. You shall be my people, and I will be your God.
I will deliver you from all your uncleanness. I will deliver you from all your uncleannesses. I will call for the grain and multiply it and bring no famine upon you. And I will multiply the fruit of your trees and the increase of your fields so that you need never again bear the reproach of famine among the nations. Then you will remember your evil ways and your deeds that were not good, and you will loathe yourselves in your own sight for your iniquities and your abominations. Not for your sake do I do this, says the Lord God. Let it be known to you, be ashamed and confounded for your own ways, O house of Israel. Let us pray. Panginoong Diyos na aming Ama, kami po ay muling nagpapasalamat sa isang araw at sa oras na ito, Lord, na binigay mo sa amin upang makarinig po, Lord, na iyong masalita. Salamat din po na kami po, Lord, ay nakapagbahagi ng bawat isa na nandito, Lord. Kung kami ay malayo, ang alam po namin, Lord, ang Holy Spirit po, Lord, ang nag-uugnay sa amin, Lord. I-bless mo po, Lord, i-bless mo ako, Lord, upang may pahayag po, Lord, ang iyong masalita. Ganun din po, Lord, sa mga makikinig, buksan po, Lord, ang aming puso't isipan upang maintindihan ito. Salamat muli, Lord, at dalangin namin ito, Lord, sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Last Sunday po ay ang aking pong tinapik ay The Ministry of the New Covenant. Kaya ko binanggit ito kasi ito po ay mayroon tayong ministry to proclaim the New Covenant. At ang pinaka-main topics talaga doon ay about why do we have to proclaim the ministry of the New Covenant? Because ang sabi nga doon, it will give us life. Number two, it will remove the veil, no? Yung nakatakip sa ating mga mata upang mawala yung ating blindness. At number three, magkaroon tayo ng liberty to do good works. Noong last Wednesday din po, ako din po, Lord, ay nagtalakay ng mga taong ginagamit ng Panginoon. At in-example natin doon si Elijah na siya ay ginamit sa isang kapanahunan, sa isang drought noong panahon nila. At siya ay ginamit, binigyan siya ng message, pin-repair siya, tapos nandun yung encounter talaga na naglaban sila. At the same time, dumanas din siya ng depression pero naka-recover because of the providence ng God. At napasa niya ang kanyang power kay Elisha, no? So, bakit ko po tinapik yon? Kasi kailangan natin malaman ang vision ng Panginoon. Although tayo ay may vision tayo, medyo blurred nga yung ating vision kung ano talaga tayo bilang isang Kristiyano, pero mayroong real na vision ang Diyos na binibigay sa atin kung ano ang ating mapupuntahan. At mayroon din siyang gagamitin ng mga tao na ipapaliwanag ito, at pwede rin ikaw yung tao upang malaman mo kung anong vision, at dapat ma-realize mo first sa iyong sarili kung ano talaga yung vision at nandoon ba ako sa vision na yan. So, sa umagang po ito, ay gusto ko pong talakayin na mayroong vision. No? Nandito yung vision, ito yung pinapakita ng God na mapapuntahan natin. Nandito yung ating foundation, starting point, which is Jesus Christ, the foundation, the cornerstone of our faith. Pero paano tayo lalakad papunta nung sa vision? Kaya nga, kailangan natin ng mga terms dito na parang military strategy, kasi more or less, ito yung parang laban. No? Ito yung parang laban, or hindi naman na laban din, pero ito po yung parang pilgrims din habang naglalakbay tayo kasi papunta tayo dun sa vision na yun. So I hope na medyo maintindihan natin ito, na ito po yung ating, ang tatalakayin ko ngayon ay ano yung vision, ano yung promises ng God, pangalawa, ano yung foundation natin, at pangatlo, paano tayo lalakad doon. So unang-una po, the new covenant is the vision that we have to achieve. Kaya binigyan natin ng pansin na ito yung mga new covenant na ibibigay sa atin ng Panginoon. This is the promise of God. Although dito sa ating binasa, this is addressed to Israelites, at ang prophet na nagsasalita dito is Ezekiel. Si Ezekiel po ay prophet siya. Siya ay nabihag, no, sa Babylon. Ngunit binigyan din po ng binigyan siya ng responsibility to declare to the Israelites na kayo po ay napakasama nyo,
kayo ay nagtuturn into idols, mga idolatry nyo, kayo ay mayroon mga social discrepancies na ginagawa nyo, kasi alam po natin ito ay situation po ito na lumalampas na o parang lumalayo na talaga ang mga Israelites sa covenant nila, which is the Mosaic covenant na dapat nilang sundin ito. At doon po ay nakikita natin na sila ay paparusahan ng Panginoon, na sila po ay masasakop ng Babylon for 70 years. At kasama na nga si Ezekiel dito na nasakop na, nahuli na siya, nandun na siya sa Babylon nito. Ngunit parang nakita nga niya yung parang glory of God na pumunta doon sa Babylon. Nagtaka siya, dapat ang glory of God nandoon lang sa tabernacle sa Jerusalem, pero pumunta sa kanya. Patas later on, na-realize niya na nasakop na talaga, totally nabihag na talaga yung Jerusalem, nawasak na. At sinabi nga niya na ito nga yung sabi ng Panginoon sa kanya, no? Pero in our part, pwede din natin sabihin ito, kasi sinabi din, pwede rin naman i-apply natin ito sa ating buhay. Kasi doon sa New Testament naman ay sinabi naman yung New Covenant sa chapter 8 ng Hebrews at sa chapter 10 ng Hebrews. Pero dito nagko-concentrate tayo, kasi meron tayong gusto ko ipakita sa ito, isang component na to, isang point na to sa verse 22. Kasi ang binabasa natin 26 lang, 25. Pero kung titingnan niyo ang verse 22, sabi na dito, "Therefore say to the house of Israel, thus says the Lord, I do not do this for your sake, O house of Israel, but for my holy name's sake, which you have profaned among the nations wherever you went." So, alam po natin doon sa mga points na babanggitin natin na bibigyan siya ng mga attributes o mga katangian na ito yung gagawin ko sa Israel. Na although kayo ay lumapastangan sa aking pangalan, pero I will do this to protect my name, to protect my glory, kasi marami po nakakita na hindi kayo sumusunod sa akin at akala nila nag-fail na ang Panginoon. So, sabi dito, kasi lumalampas na talaga mga Israelites dito sa kasamaan eh. So, sabi na, in the future, after I mga maranasan yung mga gagawin kong punishment sa inyo, i-recover ko kayo. So, yan po ang gusto kong unahin natin na papakita natin. Reason why God will do this. Not for Israelites' sake, but for His name's sake. Kaya nga minsan nagre-recite ako ng "The Lord is my shepherd." Mayroong dumadating doon na "The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside still waters. He restores my soul." Tapos meron kasunod doon, "He leads me in the paths of righteousness for His name's sake." So, parang pumasok din sa isip ko, bakit "He leads me in the paths of righteousness for His name's sake"? So, yan din ang isang component, pero dapat hindi tayo mawala dyan, kasi yun ang purpose ng God kung bakit tayo ipapabalik doon sa ating dating, ipapabalik tayo or itatransform tayo sa ating kalagayan. So, ano yung mga vision ng Panginoon? Ano yung promise ng Panginoon sa atin? No? Tayo mga Kristiyano, nag-claim tayo mga Kristiyano, o kung hindi man tayo nag-claim ng mga Kristiyano, meron tayong vision na ma-achieve natin. Pero ito yung sinulat dito sa New Covenant. No? Number one, ano yung mga attributes na dapat nating marating o nararating na natin? He will transfer us from death unto life. Kasi dito sa ano dito, kukunin ko kayo mula sa ibang bansa at ilalapit ko kayo sa aking land. So dito po sa atin bilang spiritual application, He will transfer us from death to life. That's number one. Number two, He will cleanse us. Lilinisin tayo, sprinkle water. Dapat sa ating spiritual life ay nalinis na tayo ng dugo ni Kristo at nasuot na natin yung robe of righteousness, kasi He will cleanse us, He will sprinkle, and He will cleanse us from our filthiness and idols. So, sa Israelites po, sila ay napakarumi, kasi talagang ang mga ginagawa nila ay hindi na nila sinusunod ang Panginoon doon. Imbes na sabi ng Panginoon na hindi kayo
magsasamba sa ibang diyos-diyosan diyan sa inyong lalakbayan, kasi ang setting for dito ay sila ay naglalakbay from Egypt papunta doon sa ito ay parang ano na, parang lampas na pala sila dito, nasa ano na sila dito, nasa may mga kings na sila dito. So ito po rin yung travel nila talaga hanggang makarating yung Messiah. So dito po ay sinasabi dito, I will give you a new heart, no? I will remove the heart of stones and replace it with the flesh of a new heart, no? I will give you a new spirit. Important po ito kasi kung babasahin natin yung verse 27, ang sabi dito sa verse 27 ng Ezekiel 36, sabi niya, I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes, and you will keep my judgment and do them. So, dapat makita natin na meron tayong, he will put the spirit in our heart so that we can follow him. No? I will deliver you from all your uncleanness. No? So, aalis niya yung ating karumihan, at he will provide us. Kaya nga pinanamis na dito na, I will multiply the fruits of your trees and the increase of your fields, so that you need never again bear fruits of famine among the nations. Then you will remember your evil ways and your deeds were not good. So, bakit po ibinigay ng Panginoon ito? Para to protect His glory. Sabi na, binanggit din niya sa 32, kung titingnan niya sa 32, not for your sake do I do this, says the Lord God, let it be known to you. Be ashamed and confounded of your own ways, O house of Israel. So ngayon, bakit kailangan nating i-proclaim itong new covenant? Kasi ito yung vision ng Panginoon sa ating mga buhay, mga kapatid, mga kaibigan, lalo na sa mga nag-claim ng Christianity sa kanilang mga buhay. Ito yung vision na ibinibigay sa atin. Ngayon, titingnan natin, i-check natin ito sa ating checklist. Mayroon ba ako nito? Yun ang tanongan na ating titingnan. So, kaya nga ang ating topic ngayon, I will transforming vision to reality. Kasi ang karamihan sa atin, hindi pa natin tiyak kung talagang ito ang ating kalagayan o ito ba talaga ang ating papupuntahan. So, doon tayo pumunta tayo ngayon sa pangalawa, what is our foundation? Kasi we cannot achieve this vision if we're not enlisted dito sa mga taong makakasunod nito. No? So, para kasi itong laban nito na parang marathon ito or parang competition ng takbuhan, dapat magpapa-enlist ka muna. Kasi tatakbo ka, hindi ka pala naka-enlist doon sa ano, sa master list o sa official list, you're disqualified. So, kaya karamihan sa ating mga sermon for the last few months, kasi alam po natin ang ating FB Live ay marami rin po nakakinig na hindi lang sa ating church. Ito ay medyo ino-open natin sa ibang mga tao. Kaya binibuild natin yung foundation. Kasi kung pupunta tayo doon din sa takbuhan, ito na yung strategy, ito na ang gagawin natin. Hindi pa pala nakaready yung mga tao, hindi pa pala sila ready. Useless din. Ang sabi nga ni Charles Haddon Spurgeon dyan sa illustration na yan ay para daw isang battalion of soldiers na binibigyan mo na sila ng strategy na ito yung gagawin natin, makipaglaban tayo, dito tayo dadaan. Ikaw company number one, Alpha company, dito ka. Ikaw Bravo company, Charlie company, dito ka. Pero ang sinasabihan mo pa ay soldiers with no foot, na putol pala yung mga paa. So, maski anong gagawin mo instruction, hindi na magagawa yan. Hindi magagawa ng isang batalyon ng company yan na i-achieve yung vision na yan o yung parang military mission, kasi yung mga sundalo mo ay wala namang paa. So, importante po na malaman natin na mayroon tayong mga paa. So, babasahin natin ang Ephesians 2:11-13. Kasi dito po, although palagi kong sinasabi ito, kasi very important to, na very, very solid yung ating foundation. Kasi kung hindi solid yung ating foundation, hindi natin ma-achieve yung vision. Hindi rin tayo makakalakad ng maski anong turo natin,
hindi natin malalakad yan, no? So, Ephesians chapter 2, verse 11, sabi dito, "Therefore, remember that you, once Gentiles in the flesh, who are called uncircumcision by what is called the circumcision made in the flesh by the hands, that at that time you were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel and strangers from the covenants of promise, having no hope and without God in the world. But now, in Christ Jesus, you who once were far off have been brought near by the blood of Christ." Dapat malinaw na malinaw ito sa atin na dati tayong wala doon sa commonwealth ng Israel, wala tayo doon sa commonwealth of God. Tayo ay Gentiles na hindi tuli in according to the uncircumcision group, no? Kasi mayroon dalawa dito, circumcision group and uncircumcision group. Kasi yung circumcision group, yun yung mga Jews, at uncircumcision group, yun yung parang mga Gentiles, no? Tinatawag nila tayong uncircumcised, made by the flesh. Pero sabi na, at that time you are without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel and strangers from the covenant of promise, having no hope without God in the world. But now in Christ, you who once were far off have been brought near by the blood of Christ. So, mga kapatid, mga kaibigan, before going to the third topic na yung talaga ang pinaka-importante natin kung paano natin matatransform itong vision to reality, dapat mayroon tayong foundation, dapat malinaw na malinaw sa atin to na Jesus Christ is our salvation. Kung hindi kasi malinaw yan sa atin, medyo dapat babalik tayo, no? Kasi baka kasali ka, hindi ka naman talaga nakasali doon sa foundation na ikaw ay kasama doon, mahirapan tayo. So, itanong mo sa iyong sarili ngayon, kung ikaw ay kasama dito, you are called uncircumcision, what is called circumcision, made by flesh of hands, that at that time you're without Christ. Dati ay wala kang Christ, ngayon ba ay may Christ ka? Unang katanungan. Dati ba ay aliens ka of the open commonwealth of Israel? Ngayon ba ay citizen ka na of heaven? Yun ba yung priesthood ka na ba? Nandun ka na ba sa priesthood of believers? Are you strangers of the covenant of promise? Ikaw ba ay hindi mo pa alam yung mga covenant of promise na binabanggit ko doon sa first part? Kung aliens ka pa doon, strangers ka pa doon, dapat balikan mo pa rin yan. Tapos, are you having no hope or have hope? Without God ba in the world o with God in the world? Pero sabi naman dito, but now in Christ Jesus, you who once were far off have been brought near by the blood of Christ. Mga kapatid, if you answered almost all of this one, you have to congratulate yourself. Although hindi naman galing sa iyan, at least naintindihan natin, salamat po sa Panginoon na ako po ay nakasama na dito. So you're ready now for the last part na gusto kong sasabihin sa inyo. Kasi ito po yung ating objective ngayon. So ulitin ko, ang ating title ngayon ay Transforming Vision into Reality. Kasi mayroon tayong vision na akala natin tayo Kristiyano, mayroon vision na binibigay din ng Panginoon na ito yung dapat mga katangian nyo. Mayroon ba kayong new heart? Mayroon ba kayong spirit? Mayroon ba kayong ganito? Yun ang titingnan natin, yun ang ating vision na doon tayo papunta. Ngayon, kailangan natin malinaw din yung ating foundation, kasi nga palaging kong sinasabi yung Jesus Christ is the cornerstone, dapat doon tayo pumapatong, dapat doon tayo naka-home base. Now we will do this one. How we will transform this vision into reality? I hope na nandun na ang foundation. Kung hindi po, ay kailangan pong balikan natin ang foundation. But this time, we'll go to the third part, which is how we will do it. How we will do it. So, buksan niyo po ang inyong mga Bible sa Matthew 7. Matthew 7, napakagandang itong verse na to, kasi sabi dito sa Matthew 7, "Enter by the narrow gate, for wide is the gate and broad is the way that leads to destruction,
And there are many who go in it, who go in by it, because narrow is the gate and difficult is the way which leads to life, and there are few who find it. Beware of false prophets who come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravenous wolves. You will know them by their fruits. Do men gather grapes for turnbuses or figs for thistles? Even so, every good tree bears good fruit, but a bad tree bears bad fruit. A good tree cannot bear bad fruit, nor can a bad tree bear good fruit. Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Therefore, by their fruits you will know them. Verse 21, not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name, cast out demons in your name, and done many wonders in your name? And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. So, ito yung paraan natin, ito yung strategy. I use military terms kasi military kasi para itong naglalakbay tayo, paano natin ma-achieve yung ating vision. Ang una ay sabi, enter into the narrow gate. Why? Because wide is the gate and broad is the way that leads to destruction, mga kapatid. And there are many who go in by it. Bakit? Because narrow is the gate and difficult is the way that leads to life, and few find it, no? And there are few who find it. So, ang una po ay kailangan daw mag-enter tayo into the narrow gate. Enter into the narrow gate. For wide is the gate and broad is the way that leads to destruction, and there are many who go in by it. So, kailangan natin na tingnan talaga yung way na makakalusot talaga, no? Kasi marami po doon sa malaking gate, marami po mapasok. Sabi nga ng isang tao din na ang kanyang illustration din dito, sabi niya, parang dalawang bridges ito. Isang bridge ay makipot, narrow, pero it can pass, it can go across the river. Tapos mayroon namang isang bridge naman na wide, pero kalahati lang. Pagdating mo doon sa kalahati, lalangoy ka na. Ganon itong ano natin dito. Ano pipiliin mo? Itong gate na medyo masikip pero nakakarating doon sa kabilang bank ng river, or itong isang gate na marami nakakapasok, na open dito kayo, pero hanggang kalahati lang, you have to swim across. Anyway, magpasalamat ka, kalahati lang. So, marami pong magsasabi na ang ating kaligtasan ay kalahati lang. Kalahati lang. Ikaw nang bahala sa kalahati mo, no? Pagdating sa kalahati, bibigyan ka ng Panginoon ng kalahati, pero kalahati, ikaw nang lalangoy. Yan ang broad gate. Broad gate yan. Marami nga na kasi sabi na, sige, Brother Carlo, wala kaming dito kami sa broad gate kasi kailangan naman namin lumangoy doon eh. Kailangan naming pagsikapan yung aming salvation. Pero itong narrow gate na to, mahirap ito. Mahirap ito kasi hindi ito makuha eh. Kasi parang narrow is the gate that leads to life, but few who find it. Mga kapatid, kunti lang po ang nakakalam sa narrow gate. Kaya nga, dapat natin pag-isipan ito. Ulitin ko, enter by the narrow gate. Enter by the narrow gate. For wide is the gate and broad is the way that leads to destruction, and there are many who go in by it. Because narrow is the gate and difficult is the way that leads to life, and there are few who find it. So, dapat saliksikin mo talaga, scrutinize mo talaga yung mga, ano ba talaga ang totoong pananampalataya ito? Ito ba talagang totoo? Hindi ka lang, kasi marami naman dito na lang ako. Dapat scrutinize mo. Pangalawa, sabi dito, ito yung strategy natin ha, kasi ang vision natin, ta-transform natin, ang objective natin, makarating tayo dun sa kabilang dulo, di ba? Yung transforming
vision into reality, dapat maramdaman natin na real yung ating pananampalataya, hindi lang moro-moro ito na, ah, sige, ako okay lang, Christian naman ako eh, ganun, walang problema, Christian naman ako, ako naman ay family of Christian, ipinanganak naman ako sa Christian family, o Christian na rin ako, o isang beses, ako naman ay nag-sinner's prayer, Christian na ako, o ako naman ay nabautismuhan, Christian na ako, no? So, sabi dito, verse 15, beware of false prophets. Tandaan mo, kapatid, beware of false prophets who come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravenous wolves. Anong ibig sabihin nito? Ang beware, beware of dogs, di ba? Mag-ingat sa aso. Beware. Ano? Beware of false prophets who come to you in sheep's clothing. Bakit sheep's clothing? Maamo yung sheep eh. But inside, inwardly, they are ravenous wolves. No? Ibig sabihin, sa kanilang kaloob-looban talaga doon ay mga wolves yan sa nalalapas sa inyo. Lalapas sa inyo. Kaya nga dapat mag-ingat tayo. Beware of false prophets who come to you in sheep's clothing but inwardly they are ravenous wolves. Paano natin madidetect ito? You will know them by their fruits. Sabi, malalaman nyo sa kanilang mga bunga. Kaya nga, do men gather grapes from thorn bushes or figs from thistles? Kasi set up naman to ng agricultural, mayroong grapes doon. Sabi na ang mga tao, hindi naman sila nag-gather ng grapes doon sa thorn bushes. At yung mga figs nila, hindi naman sila kumukuha doon sa thistles. Sabi nito, even so, every good tree bears good fruit, but a bad tree bears bad fruit. A good tree cannot bear bad fruit, nor can a bad tree bear good fruit. Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Therefore, by their fruits you will know them. Kaya nga, kailangan natin scrutinize, no? Although, kailangan nitong i-biblical kasi ang mga prophets po, hindi lang tanggap tayo ng tanggap, bago lang, nandyan na. Kasi, yun ang mga prophets ngayon or mga preachers ngayon, ang titingnan talaga nila yung pleasing to the ear. Pleasing to the ear ang kanilang message. Ayaw nila na mag-message ng controversial topic. Ayaw nila nag-controversial topic. Kasi pag controversial topic, kuti lang pupunta doon. Halimbawa, pag sinabi mo, ganito po, Kristiyano po ay napakahirap na buhay yan kasi dadaan ka talaga doon sa karayom in order to follow Jesus Christ. Ang Kristiyano ay hindi yan na nag-adhere ng universal na lahat ay maliligtas. Only those who believe on Jesus Christ. No? Tapos, ang pinakamahirap doon, if you want to turn to me or follow me, or if you want to, sabi ni Jesus na, deny yourselves, take up your cross and follow me. So, mahirap yan. Mahirap yan na doctrine. Marami din na nalilito dito kasi maraming mga doctrine na medyo taliwas doon sa mga tinuturo sa ating natural mind. But kailangan mo ngayong scrutinize yung mga nagtuturo o mga false prophet. Paano madidetect yung false prophet if you are not reading the Word of God? Mahirapan ka. Halimbawa po, mayroon isang magkiklaim na, I am the Son of God. Siyempre, sabi niya, di ba sinabi naman doon sa John 1:11 na those who receive Him will give them the sons of God. No? Actually, ano lang niya yun eh. Actually, palusot lang niya yun eh. Pero, ang sons niya na tinutukoy, yung capital S, no? Siya talaga yun, Son of God, na referring to para si Jesus Christ siya. So, kailangan mo titingnan ang kanyang fruit. Ano ba talagang fruit itong tao na to? Titingnan mo yung kanyang nangyayari sa kanyang buhay, saan siya, anong mangyayari sa kanyang mga tao doon. Yung kanyang mga tao ay naghihirap ba? Siya mayaman? Yung mga tao niya naghihirap? Kasalamian po ngayon ng ano ay Ponzi scheme. Yung Ponzi scheme, kung nasa top bracket ka, no? Alam natin yung Ponzi scheme, yung parang niloloko yung mga tao na mag-invest kayo dito, bibigyan ko kayo ng mga pera, at
Natatawa nga ako dun sa iba na sinabi na if it is a scheme na ako kasi ilukuhin nyo na ako kasi nakikita ko naman ang beneficyo sa akin. Hindi nila alam yung pinaka-general effect nyan ng Ponzi scheme na ang nag-benefit lang dyan yung mga nasa higher level. After that, it will go away, no? Magbo-burst yung ano niya. Ganon din sa atin, minsan meron din Ponzi scheme ang mga prophet, ang mga preachers ngayon na akayin ka lang nila. Akayin ka nila. In fact, kung hindi mo mahalata, pera lang din ang kailangan nila sa inyo. No? So, yan po ang ano doon, you will know them by their fruit. Yung ba po, meron, makikita naman natin yan if you are not blinded. No? If you are not blinded. Pangalawa, palagi kong sinasabi doon sa John chapter 4, 1 John chapter 4, na talagang itest mo yung spirit ng preacher kasi doon po na if you will deny that Jesus came into the flesh, ibig sabihin from God talaga siya into flesh, malalaman mo na hindi talaga totoo yan. So, pinaka-basic po dyan, dapat malaman natin yung doctrine, dapat malaman natin na Jesus Christ is the only the way, Jesus Christ is truly God and truly man, dapat maniwala siya ng one God and three persons, the Trinity, dapat maniwala siya sa salvation by faith, by grace through faith alone, no? Dapat yan mga basic yan na titingnan natin din, no? Baka naman na blinded lang tayo din na kasi ito na yung nakasanayan ko, hindi ko na question yun ito kasi try din yan mga kapatid eh, na parang naloko tayo tapos ayaw na nating sabihin na naloko tayo. Alam mo kung bakit hindi masyado nabubulgar yung mga Ponzi scheme? Kasi ang mga taong binibiktima nila may mga pride. Halimbawa, kung ikaw ay lulukuhin ng Ponzi scheme, mga generals yan. Generals, mga matataas na mga tao yan. Ngayon, pag na-realize ng tao na naloko siya, ayun yung sabihin na naloko siya. Kasi nakakahiya sa kanyang sarili na ako general, ako naloko ako nitong tao na to. Meron ako nakita, pastor pa eh. Sabi niya, kapatid, naloko ako, 200,000 ang naibigay ko. Siyempre, nakakahiyang i-broadcast mo doon sa congregation mo. Ako, kapatid, naloko ako doon sa aking Ponzi scheme. So, kaya bihira tayong makaalis dito sa false prophet. Kasi mayroon tayong pride na ayaw nating i-abandon yung naloko na tayo. Magsistay pa rin tayo doon sa nagloko sa atin. Kasi ayaw nating masabing naloko ka eh. So, kailangan natin malaman ito na beware of false prophets who come to you in sheep's clothing. Talagang maamo yan. Wala naman tao doon na hindi maamo na lumapit sa iyo kung lulukuhin ka. No? But inwardly, they are ravenous wolves. Lalapain lang tayo yan. You will know them by their fruits. The men gather grapes and turn vessels and fig trees and thistles. Even so, every good tree bears good fruit. Kaya nga sinasabi ko doon sa congregation na you have to scrutinize yung mga nagtuturo sa atin, sa inyo. Even me, dapat scrutinize nyo. Totoo ba talagang sinasabi ko? Hindi lang accept lang ng accept. Titingnan nyo doon sa Bible kung talagang totoo. Magbasa din tayo ng Bible kung totoo. Palagi ko nga pinagpe-pray kung talagang hindi totoo itong aking tinuturo, ay huwag na ako ipaturo. Kasi yun ang prayer ko palagi. Kung hindi totoo itong aking mga tinuturo, huwag mo na akong pagpaturuin, Lord. Patigil mo yung mga ko. By all means, I will accept it. So, number one, enter into the narrow gate. Number two, ano? Beware of false prophet. Number three, ito matindi partners o mga kapatid. Dapat, ano natin, dapat talaga, we should not be trapped. Dapat wise tayo, be wise as a serpent, no? Parang sa amin na ni Jesus Christ, wise as a, but meek as a dove. Huwag naman tayong arrogant, but wise tayo na sir, mga ano tayo. Although ang ano doon, serpent pa nga ang sinasabi niya, pero tuso yun eh. Pero ibig sabihin, shrewd yun, no? In a positive way, meron kasing shrewd. Positive, meron namang positive ang component ng shrewd. Dapat mag-isip tayo. Be wise. Listen to the warning of Jesus Christ. Ano yung warning ni Jesus Christ? Ito yung warning. Not everyone will say to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. But he who does
the will of my Father in heaven. Take note, he who does the will of my Father in heaven. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name? Cast out demons in your name? Do many miracles or wonders in your name? And Jesus said, I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. Dapat makita natin yung dalawa doon, who do the will of my Father in heaven and who practice lawlessness. Who practice lawlessness. Brother Carlo, mukhang good works yung tinuturo mo sa amin. Hindi naman good works yan, kasi that is the result. Yun nga ang vision natin eh. Dapat ma-realize natin yung vision na we're doing good works. Kung nababago ka, kung hindi ka nababago, if you're not doing the will of God, then you're not included in the first place. And you cannot achieve that mission na ating sinasabi. If you practice lawlessness, then you are not part of this one kasi hindi mo ma-achieve yung vision. Kasi ang vision niyan ay parang ito yun eh. Mga kapatid, titingnan mo ngayon, ito yung vision. Parang ano yun eh, parang mold, yung parang daan yan eh. Sabi ng Panginoon, dito raw ako dadaan, dito raw yung mapupuntahan ko. Ngayon, mukhang hindi na ito ang mapupuntahan ko ah. Parang malayo na ako. Halimbawa, direction ko sa'yo. Ito yung pupuntahan mo ah, dapat pumunta ka doon sa agricultural fields. Makakita ka doon ng mga punong kahoy, may mga grasses doon, may mga puno ng sampalok, may mga puno ng durian, something like that. Ngayon, lumakad ka. Hindi mo nakikita yun. Hindi mo nakikita yung mga signs na yan. Nandun ka sa isang lugar na parang puro lang bato. Wala ka nakikita niyan. Kaya nga minsan naghingi tayo ng direction. What are the landmarks? No? What are the landmarks na makakapunta ako dyan? Kung nakikita, ah ito, no? Tama pala ito kasi nakita natin na kilometer 25. Oh, tama ito. Pero kung hindi mo nakikita yon, magdududa ka na. Mukhang mali yata yung napunta ko. Mukhang mali yata yung punta ko. Kasi sabi ni Jesus Christ, not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven. So hindi pala lahat na nagsabing Lord, Lord. Kaya mag-ingat ka. Lord, Lord yan. Kaya mayroon nga yung joke eh. Mayroon tatlo daw lords eh. Drug lord, gambling lord, at praise the lord. No? Although joke yan, mayroon katotohanan yan. No? Hindi lahat na nagsasabing Lord, Lord shall enter the kingdom of God. Kasi magdududa ka na ngayon. Kasi baka ginagamit lang niya yung ng pangalan ng Panginoon. Sabi nito, but he who does the will of my Father in heaven. Verse 22, many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name? Ano ibig sabihin ng have we not prophesied in your name? Parang ganito rin, parang nag-prophesy ka, parang nagsasalita ka na, ito yung mga Panginoon, ito yung dapat mga gawin, ganun-ganun. Yun ang ibig sabihin ng prophesy. Hindi ibig sabihin, pag ang tao ay nag-prophesy ng Jesus Christ, sabihin nga, meron nga akong nagsabi, bakit kayo naniniwala? Kasi may pumunta sa amin dito, sabi niya, ako ay nagpapatotoo na yung aming apostol, kasi sila ay apostolic, naniwala sila na may apostol, at ang kanilang leader ay apostol daw. Sabi ko, ba't naniniwala ka na apostol yung leader mo? Kasi kunento niya na isang beses, muntik na siyang mananamatay, nakakita siya ng liwanag, nakapunta doon sa langit. Sabi ko, sino nagpapatotoo sa iyo na totoo yon? Sabi nung nagbahagi sa akin, ako. Sabi ko, paano mo nalaman totoo yun? Ba't mo sasabihin sa akin, ikaw ang magpatotoo? Kasi sinabi ng apostol mo or quote-unquote apostol mo ay naniniwala ka na kaagad doon. Meron ding isa, sabi nang, bakit hindi kayo nagbabasa ng Biblia? Ah, kasi yung amin lang leader lang nagbabasa eh. Wala daw kaming karapatang magbasa kasi malilito daw kami. O paano pag tinanong ko, paano pag niloko kayo ng leader nyo? Ang sagot sa akin, hindi naman siguro kami lulukuhin. No, yun ang maling assumption yan, presumption yan. Ha? Maling presumption yan na hindi kayo lulukuhin ng inyong leader. Kasi sabi dito, even si Jesus Christ, yun ang kanyang warning eh. Not everyone who says to me, Lord, Lord, si Jesus Christ na ngayon sinabihin ng Lord, Lord eh. Ikaw pa kaya, no? Shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven.
Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name? Cast out demons in your name? O makikita natin, nagpro-prophesy sila, nagka-cast out demons sila, perform miracles sila in their name. But sinabi na, and then I will declare to them, I never knew you. Hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin. You depart from me, you practice lawlessness. Even, mga kapatid, even the deceivers are also deceived. Minsan, hindi natin mapapansin na yung mga deceivers din, deceived din sila. Kaya nga, halimbawa po sa isang Ponzi scheme, babalik ka ulit ko sa Ponzi scheme, ang kalaban, ang pinaka-higher up talaga, gagamit sila ng parang model. Alam nila itong model na to, itong tao na to, malaking influence ito. Malaking influence ito sa community nila. May mga kamag-anak ito na mga mayayaman. So, ang gagawin nila doon sa model na yan, payayamanin nila yan. Payayamanin nila yung model na yan. So, bibigyan nila ng kotse, bibigyan nila, i-improve nila yung bahay, yung kotse na lang, loan lang naman yan. Ngayon, ito namang deceive naman na deceive ng Ponzi scheme, pupunta doon sa kamag-anak niya. Alam mo, meron tayong investment. Minsan, natatawaan na nga tayo dyan eh. May mga investment. Ito, kailangan mo lang ng take out na 20,000, something like that. Ngayon, hindi ka magdududa kasi sabi mo, kapatid ko naman yan or pinsan ko naman yan or teacher ko naman yan. Hindi ako magdududa yan, hindi naman magluloko yun. Hindi nga manluloko yun. Hindi nga manluloko yun. Pero yung nasa taas na, manluloko yun. So, ganun din dito. Minsan, ang mga preachers or ano, deceived din sila. Kaya nga, you have to scrutinize. You have to take the warning of Jesus Christ. Kasi nga, narrow is the way. Narrow is the way. Enter by the narrow way. Enter by the narrow gate. For wide is the gate and narrow is the... For wide is the gate and broad is the way that leads to destruction and there are many who go in by it. For narrow is the gate and difficult is the way that leads to life and there are few who find it. So, kailangan mong hanapin yon. Kailangan mong hanapin yon. Mga kapatid, mga illustration yan na even the preachers mismo ay disiplin sila. Kaya nga mag-ingat tayo. We have to read the Bible. Wala na yung sinasabi na parang ay, hindi ako magre-read ng Bible kasi kayo lang, sila lang dapat magre-read. Ngayon po, inopen na ng Panginoon yung communication eh. Dati, napakahirap mo mag-scrutinize kasi wala ka namang libro na theological books. Diba? Wala kang theological books. Ngayon, mayroon na mga theology. In fact, you can do 100 years ago kung ano yung mga sinasabi ng mga theologians dito. Hindi lang one book yan. Talagang open yan. Pero mag-ingat ka. Kaya nga dapat tuturuan din ano yung mga basics. Ano yung mga basics. Kasi mahirap din. Ngayon open na open ang internet. Kung saan ka makakapunta. Kawawa ka naman. Makakapunta ka dun sa cult. Pero kaya nga dapat mag-ingat tayo. Kaya nga. Kailangan natin mag-ingat mga kapatid. Kasi ang ating vision ngayon ay dapat nating marating yung vision natin na tayo ay talagang ito yung mga characteristics or attributes. Ngayon, in a personal way, tayo, we have to scrutinize ourselves. Nandito ba ako sa way na sinasabi ng Panginoon sa akin? Katulad ng sinasabi ko, ito yung mga direction. Makikita yung mga puno, makikita yung mga grasses. Pero kung wala ka doon, halimbawa, meron kang kasalanan, hindi naman kita rin sinisisi kasi baka victim ka rin, hindi ka makaalis doon. Kailangan din ipag-pray kita or ipag-pray ng buong congregation dan napakaalis ka dyan sa kasalanan na yan. Kasi victim din eh. No? Parang, kaya nga, minsan parang ano ba ang approach? Papagalitan ko ba ito? Katulad ni Paul Washer? Although si Paul Washer may result siya kasi yung kanyang isang speech doon sa 5,000 na mga youth, 2002, ang mga youth ay parang hindi nila nalalaman, cheer lang sila ng cheer, akala nila Christian sila, nagka-Christian sila. Parang nirebuke talaga ni Paul Washer yun at sabi niya, ba't kayo pumapalakpak? Kayo yung tinutukoy ko na mapapunta sa impyerno. Sabi ni Paul na ganun, ni Paul Washer na ganun. Tahimik na tahimik yung mga bata na yun. Kasi
Sinabi niya na ganito yung sinasabi. Malayo kayo eh, tapos cheer kayo ng cheer. Ibig sabihin, palakpak kayo ng palakpak eh, wala nga kayo dito. Pero kikita mo na other side, sinabi naman ni John MacArthur, mga preacher, dapat din meron tayong tiyaga, meron tayong patience. Maawa din tayo, pagtiyagaan natin yung mga nahihirapan. No? Paliwanag natin, patience. Kaya nga minsan nag-isip ako, ano bang gagamitin ko dito? Kaya minsan ayaw ko manood kay Paul Washer kasi lumalabas yung personality ko sa kanya. Baka mapagalitan ko kasi nandun din yung parang ano ko. Kaya pumunta ako nung kina Charles Stanley, kina John MacArthur, para naman sabi na, patience, 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 patience. Paliwanag mo lang, paliwanag, paliwanag, paliwanag. Maawa ka rin doon sa mga, may mga kasalanan. Sabi nga niya, huwag mo naman masyadong personally na, ikaw, lasinggo ka, ikaw, ganun, ganun. Paliwanag mo lang, general, you are all sinners. We are all sinners, mga kapatid. Without Jesus Christ, we can do nothing. We cannot save ourselves by our self-righteousness. So, bilang pagtatapos ko, no? I hope na this topic, transforming vision to reality, dapat ma-realize natin sa sarili natin na we are in Christ. Kaya nga sabi doon sa 2 Corinthians 13:5, examine yourselves whether you are in the faith. Baka naman wala ka sa faith. Pero sabi naman ni Paul doon, but I trust that you are in the faith. Yung mga medyo nahirapan, i-inventory mo rin yung buhay mo. Inventory mo yung buhay mo. Bakit nandito pa ako sa kasalanan ito? Kaya nga minsan na sa buhay natin, makakita natin, pag ikaw ay nandoon sa isang lugar, mag-isip-isip ka, ako ay Kristiyano. Bakit ako nasa lugar na to? Dapat ako makaalis dito. Ganun yung principle na sinasabi ko na you are a Christian. Dapat wala ka sa lugar na yan. Kung nasa lugar ka dyan, hindi ko alam kasi mahirap din mag-judge, no? Kasi hindi ko alam kung gano'ng kahirap ka makaalis dyan. But you have to pray to God na makaalis ka dyan, mga kapatid. Kaibigan, kung ikaw ay nabaon talaga dyan sa kasalanan na yan, hindi ka makaalis, pag-pray mo talaga na makaalis ka dyan, no? Saka bilang isang Kristiyano, sabi dito, nag-question na aking sinulat dito, are we in reality in our faith? Or are we being deceived? Nandun ba tayo talaga sa reality or deceived lang tayo? Ngayon, kung nandun tayo sa deceived tayo, or nandun tayo na, alam naman natin na deceived tayo eh. Minsan, di ba? Alam naman natin na wala tayo dun sa faith. Kaya nga, pag-iisipan natin, dapat ako makatakas dito. Dapat titingnan ko yung mga signs ko. Ako ba ay nagmumura pa? Ako ba ay ganito pang ginagawa ko? Although, I'm not specifically, na-mention ko lang yung mga terms na yan. Ako ba ay nag-ano pa? Ganito. Hindi ko nababanggitin yung mga kasalanan kasi alam naman natin lahat kasalanan. Even the pride of self-righteousness is kasalanan. Kaya nga sabi, you have to repent. Kung ikaw ay, alam natin, salvation is by faith. But that faith, dapat masundan yan ng repentance, dapat masundan yan ng holiness of life, kasi dapat makita natin sa ating mga buhay na talagang nandoon tayo sa vision na dadaanan at papunta doon. So, mga kapatid, mga kaibigan, mga partners, kung sino ka man nakakarinig sa akin ngayon, meron ka bang vision na ikaw ay nasa Panginoon? Tama ba yung vision mo? Ang sinabi ng Ezekiel 36, ito yung mga vision. No? Meron ka new heart, meron kang spirit to adhere to the commandments, meron kang pag-ibig, nandun yung mga fruit of the spirit. Kung wala ka doon, dapat isip-isipin mo, are you in the faith? Kung ikaw naman ay nandun sa faith na, increase your faith. So, I hope na I'm not judging you kung sino ka mang nakarinig nito. I'm not judging you. It's only God who will judge you. But sabi nga, not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of God. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name? Cast out demons in your name? Done many wonders in your name? Baka ikaw to. Pwede rin ikaw to. Pero wala ka talaga sa Panginoon. Sabi na, and I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. So, if you are practicing lawlessness, if you are not doing the will of God in heaven, then examine yourselves, you are in the faith. If you are
really a believer, achieve more. Help more to explain this one and make the vision real talaga in your life. In the bottom line, you have to put our foundation on Jesus Christ, the author and perfecter of our faith. Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your household. Believe on the Lord Jesus Christ, trust in Him, repent, trust in Him, and you will be saved, you and your household. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos na aming Ama, Lord, kami po Lord ay nagmamakaawa sa iyo na mga nakarinig po dito Lord ay ma-realize na kami Lord ay Christian. Kung kami ay may vision na binigay mo sa amin, ang vision ng bilang isang Kristiyano, ma-realize po namin yan Lord sa aming mga buhay. Ang ibig sabihin na ma-realize, makita sa aming buhay na kami talaga ay Kristiyan Lord. Lord, bigyan mo kami ng pagkakataon na i-examine ng mabuti ang aming buhay at kami ay nasa iyo, Lord. I-bless mo, Lord, ang makikinig. I-bless mo rin ang bansang Pilipinas, sa lahat ng mga tao, apektuhan ng pandemic, sa lahat ng mga leaders o anumang mga tao ginagamit mo upang kami ay makaalis sa problema ito. Gamitin mo po sila, Lord. Bigyan ng wisdom. Bigyan mo rin ng gabay ang mga scientists upang matapos na po, Lord, maka-discover na sila ng vaccine for this pandemic, Lord. I-bless mo rin po ang bawat isa sa mga Christian church na patuloy na magpapahayag ng iyong masalita sa individual na mga Christian na they will make their calling and election sure. Salamat mo, Lord, at dalangin namin to, Lord. In Jesus' name, Amen.